sa mga George. So, ngayon, kakatapos lang natin magtato. Kaya tara, samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo kung paano maglinis at mag-disinfect ng mga gamit. Tara! Come on, JB! Rage on that beat, going crazy. At ngayon, dahil tapos na tayo magtato, kailangan na natin magligpit, maglinis, at magdisinfect. Tara, samahan nyo. So, iligpitin muna natin yung mga gamit natin para maitapon na yung mga disposable na needles, na tip. Pati itong buong shop, i-disinfect natin ngayon. Papakita ko sa inyo paano paggamit ng fogging machine at saka ng mga sterilizer. Ha? Ingat po tayo sa pagtapon ng mga needles tsaka ng mga tip natin, yung mga sharp objects. Dapat ito nialagay sa mga biohazard container. At since puno na yung biohazard container natin, meron ako dito, improvised. Pero yan, medyo puno na din sila. So, ang purpose nyan, para maiwasan natin makadisgrasya ng ibang tao, tulad ng mga basurero at yung mga tao na nangangalakal sa daan. So, dapat ang pagtatapon ng mga sharp objects nasa proper way. Huwag nyo lang tapon basta-basta sa basurahan. Gawa kayo ng sarili nyong basurahan na pag tinapon nyo siya, isang bulto na, isang sama-sama. Pwedeng sa mineral water o kahit anong safe na bottle, plastic yung hindi babasagin, para pag tinapon nyo siya, makikita ng mga pupulot kung paano i-dispose ng properly. So, ligpit muna tayo. Tanggalin muna natin yung mga ginamit, pinaggamitan natin. Tapon muna natin. Tapos, pagkatapos yan, tapon lang natin yung mga ginamit natin. Dali natin sa washroom para hugasan, linisin. Kasama ng mga iba pang nagamit na natin. So, gano'n natin kadalas ito ginagawa? Depende kung gano'n kadami yung ginagamit nyo. Pwedeng araw-araw, pwedeng once a week, twice a week. Depende sa inyo. So, tara. Hugas muna tayo. Tapos balik tayo dito para pakita sa inyo kung paano mag-disinfect. Let's go. Hey! Tayo mag-wash. So, ito yung mga nahugasan nating gamit na ginamit natin kanina sa hapon. So, after natin siyang hugasan, tutuyuin natin siya. At lagyan ng konting alcohol. Tutuyuin natin siya, guys. Tutuyuin na muna natin siya. Sa isa. So, tsaga-tsaga lang. At hayaan muna natin siya matuyo.
At pag tuyo-tuyo na, sasalang natin siya sa sterilizer. At tapos, at habang nagpapatuyo tayo, magpapalit muna tayo ng cover. Yan. Actually, meron tong cling wrap para protection din. Para yung dumi hindi rin tumagos. Tapos itong seat cover, papalitan din natin. Bale, marami tayong ganyan. No? Ito pa isa. Ito yung bago. Ito yung papalit natin. Ito. Diretso na agad natin sa laundry. Tapos, cycle lang siya. Paikot-ikot na rotation ng gamit. So, iba yung pang Monday, Tuesday, hanggang Sunday. Iba-iba. Meron akong iba't ibang klase nito. Medyo luma na, pero importante. Papalitan mo siya regularly. Kada isang gamit, palit. Kaya marami akong pinagawa nito. At magpapagawa pa ulit ako ng iba pa. Kasi medyo kupas na yung iba. So, dispose ko muna to. Lagay natin sa plastic. Tapos diretso sa laundry. At syempre, bago natin ilagay yung malinis at bagong cover, sprayan lang natin to ng disinfectant at antibacterial. So, eto, may nakaanda na ako dito. Ayan. Ito yung solution na pang-spray natin. Ayan. Kung makikita nyo, ayan. So, ito nga pala guys. Pwede nyo rin siyang gamitin. Kamay. Yan, kung makikita nyo. Pwede nyo rin siyang gamitin sa ibang bagay. At sa mga bagay na hinahawakan dito sa loob ng shop, loob at labas, pati mga sapatos, pati mga doormat. So, para double at triple sure and safe tayo na napapatay natin yung virus, yung mga mikrobyo at kung ano-ano pa. So, isa lang to sa ginagamit ko pang disinfect. Pagkatapos nun, syempre, kahit papano, may mga residue din yan. Tuyuin lang natin siya. Tuyuin lang natin. Kapag tuyo na siya, pwede na natin palitan ng seat cover. Yan. May downy pa. So, hindi po ako mahilig sa Hello Kitty. Pero para maging komportable ang aking mga pasyente, mapabata man o matanda, ginagamit ako ng cartoon character na cover. Para hindi siya masyadong hardcore, hindi masyadong mabigat pagpasok nila dito sa tattoo shop. So yan. Next na gagawin naman natin, yung mga nilinis natin na gamit na galing sa ultrasonic, ilalagay natin siya sa UV sterilizer. Ayun, magigyan tayo. Didisinfect. Palit tayo ng gloves. Sasalang natin siya sa dito sa ating UV sterilizer. Welcome to your cell phone sterilizer. So, ayan. So, bago natin i-on, lagay muna natin yun yung mga gamit natin na sterilize natin. Isa kung ilan lang yung kasya na pwedeng isa lang. Ayan. Sarado lang natin. Tapos, tingnan natin yung on.
disinfection in process. So, maghihintay lang tayo mga 5 minutes. Maghihintay lang tayo ng mga 5 minutes or pwede rin mas matagal. Pero habang naghihintay tayo ng ilang minutes para ma-sterilize yung ating mga equipments, ito muna siya pang sterilize natin. Gagamit tayo ng fog machine para sa ating fogging solution para ma-sterilize natin itong buong workspace. So tara, ito po tayo ako sa inyo. So ito yung gagamitin natin. At dahil tagal siya i-warm up, saksak na natin siya. So, pag naisaksak nyo na siya, pindutin nyo lang yung warm up. Itong number 1. At maghihintay tayo na umilaw itong indicator niya. At pag umilaw itong indicator niya, ibig sabihin, ready na siya para mag-sterilize. Para mag-funny. So, papakita ko sa inyo ang ating gagamitin sa pag-sterilize. Meron din siya dito, ano? Yan. Meron din siyang lip alcohol, deodorant, atomization. Pero, meron din tayo ibang option dito. Meron tayong ibang option. Ito, kills 99% of viruses and bacteria. So, pwede natin itong gamitin. So, ayan, George, milaw na. Pwede na tayong maglagay ng solution. Kapag milaw na siya, ibig sabihin, warm up na siya. Buksan na natin itong solution. Ito, marami pa naman siya naman, so... Saka natin gamitin to pag naubos na to. So, ito. Okay lang natin to dito. Tapos, yan. Ito yung switch para mag-start siya kung ilang minutes. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Hanggang 5 minutes. So, pipilitin lang natin siya para makapag-fogging tayo. Ready na ating fogging machine. I-on na natin siya. Para nagaganyan palito, kahit bagong palito siya, isarado muna natin yung pinto para mas ma-concentrated yung gamot para mas ma-disinfect yung buong shop. So ayan mga guys, halos wala na makita dito sa loob. Ayan, wala. So ayan, ayan wala tayong makita halos sa loob. So ayan muna natin siya mapulog. A few moments later. Check natin. Yan, medyo bumababa na ang fog dito sa Baguio, este sa Tattoo Studio. So, ayan. So, ayan. Dahil nakapag-fogging na tayo, zero na. So, nag-cooling na tayo. After ng cooling, switch to clean. Number 2. Clean na tayo. Ito yung ginagamit.
sa ano eh. Star Wars. So may stand pala siya. Pwede siya itayo. So kung mag-cleaning tayo. Naka-switch tayo sa clean tapos. Ito nyo, may mga residue pa ng usok. Ito yung residue naman ako. Ngayon, kung mapansin nyo, dahan-dahan siyang mawawala. So, okay na yun. Ayan na. Yung lumalabas sa kanya, wala na yung fog. Yung lumalabas sa kanya, hangin na lang at yung konting alcohol. So, malinis na siya. Pwede na natin siyang hugutin dahil malinis na siya at tapos pwede natin siyang iligpit dahil marami na siyang nalalaman. Pwede na natin siya iligpit. So medyo ano pa siya, medyo foggy pa rito sa loob, kaya para lang tayong nasa magic show. At dahil magic show, meron pa rin tayong mga kailangan i-disinfect. Papakita ko kayo ng konting magic. Magic yan. Guys. Gamit lang tayo ng magic. Ito, isang patak. Patay ang virus na isang katutak. It kills 101% of germs. So ito mga guys, meron tayong ditong disinfecting solution. Meron tayo ditong antiseptic liquid. Ayan, Dettol. So itong Dettol nabibili sa SNR, alam ko meron ito. Sa butika, try nyo, baka meron din. So maglalagay lang tayo ng ilang patak. Patay ang mikrobyo sa ang katutak. So ito, papakita ko kayo ng magic guys. Tingnan nyo mabuti ha. Tingnan nyo mabuti yung ating alcohol. Pag pinatakan nyo ng Dettol. Para siya nagiging foggy din. So kulang pa. Pagdaga pa natin ng isang patak pa. Yan. Para make sure na patay ang mga germs at mikrobyo. Yan. Di ba kanina kulay ano siya? Kanina yung kulay niya. Kulay brown. Ngayon naging kulay gatas. Pagkatapos niyan, balik natin siya dito. Tapos, shake. Shake natin ang konti. Yan. So, ito. Tamay sir, mas maganda to ginagamit ng walang ilaw. Ayan, walang ilaw. Wow, magic! Dahil malabo, balik natin yung ilaw. Ayan, nakikita nyo na yung disinfect natin yung ibang gamit. Sarado muna natin siya para mag-penetrate yung solution at para siguradong patay ang germs. Try naman natin ito naman. So ayan mga George, tapos na tayo mag-disinfect. So maraming salamat sa pagsama sa akin. Maraming salamat sa panonood. Thanks for watching and God bless us all.